Bakit ako maga pag-igan? Ano na kaya ang kinahantungan ng commute challenge ni MMDA Chairman Francis Tolentino? Alamin natin, kasama pa rin niya si Pia Arcangel. Pia, nakababa na kayo? Hi, Igan. Nako, alam mo, nandito na kami sa Southwest Terminal sa Pasay at mula EDSA Ayala hanggang dito, 30 minuto lang ang ibinyahe namin ni Chairman Tolentino. Bumaba kami doon sa may footbridge dito sa Southwest Terminal at ipinakita sa amin ni Chairman Tolentino kung ano-ano na yung mga pagbabagong ipinatupad nila mula ng unang buksan itong Southwest Terminal. Nakita natin na may mga nakaabang na bubong or yung isang parte nilagyan na ng bubong, tapos yung mga pathway, at ipinakita rin sa atin ni Chairman kung gaano kalapit actually yung babaan ng provincial bus doon sa City Terminal. Kasi nung una nagkakamali yung ating mga kababayan, aakyat sila ng footbridge at mag-aabang sa kabilang kalsada. Hindi nila alam na konektado na pala dito sa provincial terminal yung mga city bus, pati na rin yung mga city jeep. At eto, kasama pa rin natin si Chairman Tolentino. Alamin natin kay Chairman kung ano po yung naging karanasan ninyo. Chairman, kamusta naman po? Kanina, ang dami kumakausap po sa inyo nung nasa bus tayo. May mga nakikita po tayong mga magagandang suwestyon na gagaling sa ating mga commuters. At saka, siguro mas malalim doon, nakikita natin yung kasipagan talaga ng ating mga kababayan. Maagang gumigising, papasok. So, lahat po yan na kung itatranslate natin doon sa mga pangkaraniwang pangangailangan, makikita natin na ang dami ng positive. Chairman, yung mga nakatabi ko, yung iba nagre-reklamo doon sa pollution, tapos nagre-reklamo kapag mas late na raw ng umaga, siksikan, tapos kapag akyat, siksikan pa lang sa pila, tapos pag akyat mo ng sasakyan, siksikan pa rin. Tapos yung iba, yung mga bus hindi umaandar. Ano ho ba yung mga solusyon para dyan? Ito nga isa sa purpose itong centralized terminal para malesen yung, para mapaganda yung urban air quality. Pero yung isa pa nakikita natin dito, yung disiplina sa pagsakay at yung hindi paghimpil ng matagal. Dapat free-flowing lang. So, napakaganda ng mga suwestyon ng ating mga kababayan at dapat po mas maging regular itong ganitong pagsakay. Nang sa ganun po, makita natin kung ano talaga yung nagre-respond kasi ang pamahalaan sa pangangailangan ng commuters. Hindi natin maisasantabi yung pangangailangan po nila ay tama. Chairman, isa sa mga problema na laging parang hirap tayong supuin ay yung mga kolorum na bus. Yung pamahalaan, may sistema na po para malaman kung ano yung mga bus na kolorum. Pero ang problema, minsan natatangkilik pa rin sila na ating mga commuters dahil hindi nila alam na kolorum yun. So para sa mga commuter, ano ba ang dapat nilang pagmasdan o pagmatsagan para alam nila na kolorum yung bus at hindi dapat sakyan? Meron tayong mga binibigay na dispatch slip kung provincial bus o city bus. So mas maganda hilingin nila kung merong yung dispatch slip. Pero meron kaming telephone number na binibigay. Mamaya siguro i-share ko sa inyo. Kung saan itetext lang nila, malalaman nila kung anong estado ng bus na nasakyan nila. Alright, nako Chairman, maraming salamat ulit sa ating sa pagsama sa amin at sa pagkasasahamo na UH Dare to Commute. So yan muna latest mula rito sa Pasay Southwest Terminal. Balik muna sa iyo, Igan. Maraming salamat, Pia.